Jeff, ano, andito rin ako. Andito rin ako ngayon sa Surigao City. Actually, magkasabi nga na kami ni Andrew. Pero mag-ikot niya. Andrew, medyo napuputol-putol yung linya natin, no? Huwag ka sigurong gagalaw. Alam ko mahirap yung Jeff. Smartphone, no? Yan, yan, Sandro. Yun, pakikwento sa amin kung ano yung mga naikutan mo ng mga lugar. Oo, alam mo, Jeff, dun sa pag-ikot nga ng mga news team ng ABS-CBN News, nakita naman talaga particular yung epekto sa agrikultura nitong bagyong Odette. Maraming ekta-ektaryang mga pananim yung mga nasira. At yung mga mangingisda na nakausap namin kahapon, dahil nga nasira yung kanilang mga bahay, yung kanilang mga pump boat, uunahin nila itong kumpunihin bago sila makalabas at makapangisda. Kaya ang inaasahan na talagang gagawin nila sa mga panahong ito, bumili ng yero at kumpunihin yung kani-kanilang mga bahay. Hindi lang kasi, bigyan lang natin ng visual context itong Surigao City. Itong Surigao City, bagamat ito'y isang lungsod, ito'y napapalibutan din ng mga bundok at ng mga coastal areas. Kaya ito'y hindi lang lungsod, kundi ito'y agricultural location din dahil nga mayroong mga pananim at mayroong mga mangingisda. So yung agricultural sector at yung mga mangingisda sa ngayon, hindi makapag-concentrate doon sa kanilang pagkuha nga ng ating mga makakain dahil nga busy sila sa pagkukumpuni ng kanilang mga bahay at yung iba pang mga infrastrukturang nasira. Sa katunayan nga, kahapon, may mga nakita tayong mga magbubukid na nagsimula ng magkumpuni ng kanilang mga nasirang mga bubong at maglaba. Kaso nga lang, mga ilang oras lang makalipas nung makausap namin sila, bumuhos naman yung napakalakas na ulan. So nabaliwala rin yung kanilang ginagawa. At ganun yung sitwasyon dito, Jeff, hanggang sa mga oras na ito dahil bubuhos yung napakalakas na ulan at maya-maya, biglang sisikat naman yung araw. Kaya talaga hindi rin talaga completely makabalik yung mga residente sa kanilang normal na buhay dahil nga hanggang ngayon, talagang inaasikaso pa rin nila kung paano sila talaga completely makakabangon sa matapos nga itong pananalasa ng bagyong Odette. Jeff? Sandro, sa experience ko sa pagko-cover ng mga bagyo, usually pag dumating yung unang bugso ng relief, ang mga nakakuha agad ay yung malapit sa mga paliparan. Nabanggit mo siyempre na may mga bulubundok yung bahagi dyan at may mga palayan sa labas mismo nung proper. Sila ba ay nakahatiran ng tulong sa ngayon? Nako, Jeff, alam mo hanggang ngayon wala pa kaming nakikitang tulong na nakakarating doon sa mga malalayong lugar. In fact, kahit na yung mismong city proper na malapit doon sa paliparan, hindi rin makatanggap ng tulong dahil yung mismong airport hanggang sa mga oras na ito, meron pa rin mga debris. Nung dumaan nga kami kahapon, meron pa rin mga bumagsak na puno at mga natuklap na yero. Kaya hindi pa siya talaga hindi pa siya talaga fully functional. Kaya talagang mahihirapan at kung meron mang tulong na makakarating, ito'y maaring by land at ito'y maaring manggaling pa ng Butuan. Although meron tayong mga nakukuhang mga impormasyon mula sa private sector na nag-iipon na sila, nag-i-imbak na sila ng mga relief goods, ng relief operations sa Butuan. At tinitignan pa nila kung paano maipararating dito sa Surigao City at sa mga karating lugar yung relief operations. Ang problema kasi, Jeff, kahapon sa pag-iikot din namin, meron pa rin mga lugar na nagkakaroon ng landslide. At ang tanging nagagawa lamang ng DPWH, maitabi sa gilid at okupado pa rin yung isang lane. So yun yung nagpapabagal ng pagpasok ng transportasyon dito nga sa Surigao City. Kaya hanggang kahapon, nung kami nag-iikot, talagang na-traffic pa rin yung National Highway na nasa paanan ng mga bundok. Jeff?